Hello po, welcome po dito sa ating presentation, lalong-lalo po sa ating mga kaibigan sa mga OFW, okay? At sa mga naghahanap po talaga ng pwedeng pagkakitaan. So sa presentation po na to ay gagawin natin full video presentation. Alright, so ang gagawin lang po natin guys, pakinggan po natin mabuti at make sure po natapusin natin na panoorin yung video na to. Right, para makumpleto yung video presentation at para makita nyo kung ano yung benefits ng presentation po na ito. Alright? So, ang tawag po dito ay Facebook e-commerce business. Okay, presented by, of course, my name is Coach Mark Christopher Kaalim. Okay, ito po yung mga katanungan bago ka magsimula sa isang negosyo, whether it is online, okay, or offline. So, ito yung mga katanungan ko nung nag-start ako dito sa Facebook. Okay, so ito yung una. Siyempre, ang tanong natin, legit ba yan? Okay, so yan yung unang tanong ko. Lahat ng mga itong mga tanong na to ay masasagot sa video presentation na to. Ito yung apat na tanong na sasagutin natin sa video na to. Pangalawa, ano ang mga products ni Facebook? Yan yung pangalawang tanong. At yung pangatlo, paano ang kitaan ni Facebook? At yung pang-apat, syempre, pag kumita ka na, okay, paano naman ma-withdraw o paano maka-withdraw ng income kay Facebook? So sa video presentation na to masasagot itong apat na katanungang ito. Alright? So ngayon guys, patuloy natin, panoorin na natin yung presentation. Okay, ano ba si Facebook? Si Facebook po ay the only social media that pays. Ito yung slogan niya. Okay, ang totoo naman yan. Kasi kung gumagamit ka ng FB, eh wala namang bayad doon. Ikaw nga actually ang nagbabayad. So ito lang yung social media na nagbabayad. Okay? Ang CEO at founder ni Facebook ay walang iba kundi si Mr. RJ Gallinero. Isa po siyang graduate ng marketing. Okay? So, graduate po siya ng marketing. At 10 years experience sa MLM industry. So, kinumbay niya yung expertise niya, kaya niya nabuo yung Facebook na to. Alright? So, nag-launch po yung company last January 2018. Actually, 27. Okay, so magwa 1 year pa lang siya. So, ito yung unang tanong. Legit ba yan? Okay, so ito po yung mga legalities and permits ng company. So, yung una, syempre sa Securities and Exchange Commission. So, meron po siyang certificate. Kasama na po yan, meron tayong opisina. Meron tayong DTI. Meron po tayong business permit. At meron tayong BIR. So, yan po yung legalities ng ating company. So, na-provide po lahat yan ni Facebook. So, kung gusto nyo i-check, pwede rin po sa sec.gov.ph. Alright? So, para, kumbaga, kampante kayo. Okay? Na mag, bumili ng services ni Facebook. So, pangalawang tanong, okay, ito pa po yung mga branding ni Facebook na. So, lumabas na po tayo sa TV, lumabas na po tayo sa radio, sa magazine, at saka sa newspaper o balita. Okay? So, lumabas na po yung Facebook, na-interview si Mr. RJ Gallinero sa Pambansang Almusal. Okay? So, at yung latest, ngayong January 2019 lang, lumabas po siya ulit sa Net25 pero sa Business Cafe naman. At saka sa radio. Okay, so yun yung company po natin. At ang maganda po dyan, lumabas na rin po tayo sa Diaryo. Okay, kahirapan sa buhay, Facebook ang kasagutan. Enero 23, 2019. So, latest mga to. Yung mga video presentation noon, medyo huli na, ito pinaka-latest na. Plus yung latest po, yung Corporate Magazine. Okay, ito yung mga ini-interview yung mga business owner at saka mga big companies ng corporate magazine na to. Okay, so good news po, yung company po ay na-feature na rin siya sa corporate magazine. Available na po pala yung corporate magazine na ang laman po,
Okay, ito yung title, Digital Disruption. Okay, so the future po yung company na Facebook. So, ano ba? Ito yung pangalawang tanong kanina. Ano ba ang mga product ni Facebook? Una po, e-loading. So, meron po tayong e-loading, load to all networks. Okay, pwede pong mag-load. At pwede po tayong mag-activate ng mga reseller po natin kapag meron na po tayong account sa Facebook. Meron po sa isang account 20 na pwede nating i-activate ng mga reseller po natin. Okay, so kung ikaw personal ang gagamitin mo, discount mo. Pag binenta mo, tubo mo. Pangalawa po, yung tinatawag naming airline ticketing. Pwede po tayong magbenta ng ticket. Okay, ito yung isang potential. Kasi yung iba, kailangan mo mag-invest ng 50,000 para makakuha ka ng franchise. Dito po sa atin, hindi na po kailangan ganong kalaki. So yan po isang product din ng Facebook. Okay, inuulit ko pa pala, ang product po ni Facebook, hindi po siya physical. Ito po ay intangible products. Ibig sabihin, services po sila. Pangatlo, meron po tayong e-mall. Ano ba yung e-mall? Ito po ay katulad ng Shopee, Lazada, okay, Amazon. Ito po ay e-commerce platform wherein pwede kang magbenta ng mga products mo sa e-mall na to dahil may mga traffic na or may mga audience na. Okay? Kung meron kang gamit na hindi mo na ginagamit, pwede mong ibenta sa e-mall. May bibili. Okay? So, yun yung platform na free. At ang maganda ho, kapag member po kasi sa Facebook, meron pwede pong i-prioritize yung mga product nyo sa e-mall po through ads profit. Okay? And then, meron po tayong tinatawag nilang social media. Ito po ay katulad ng FB, wherein pwede po kayong mag-post, pwede po kayong mag-share, pwede kayong mag-like sa mga friends nyo doon. May meron pong community na po ito. At ang maganda po dito sa social media, meron last 20 Enero, ngayon lang din January, okay, meron na pong 10 na nabayaran dito sa social media, yung pinakamagandang post, okay, 20,000 yung bayad po sa kanya. At 9,000 na yung sham, tag na 9,000 po sila. So, pwede po tayong kumita rin sa social media ni Facebook. At of course, yung panghuli, Facebook University. Ang Facebook University po, meron po siyang 16 videos yan at upgrading. Meron siyang idinadagdag si Bro Louie, okay, sa Facebook University. Ito po ay training na kung saan ituturo sa'yo kung paano mo gawin ang mga negosyo sa online ng tama. Dito po ay Facebook University. Sa ibang company po ay magbabayad po kayo ng hindi bababa ng 5,000 po dyan para magkaroon po kayo ng knowledge, okay, o tutorials para makapag-umpisa sa online business. Ang maganda ho, sa Facebook, meron na po yan for free. Wala po kayong additional na babayaran. Kasama na po yan, okay, sa Facebook. So ito po yung mga product ni Facebook. Sana guys, nasagot po yung mga katanungan o mga haka-haka o yung mga tanong na hindi pa nasagot na po yung dito sa presentation na to. Pangatlong tanong, paano kumita or how to earn in Facebook? Okay, so abangan nyo na to guys. So okay, una guys, sign up reward. Upon registration or upon sign up, meron na po sa dashboard nyo kaagad na 300 pesos. Meron na po kaagad yan, makikita nyo yan. Right? So, biruin mo, kasasign up mo pa lang, meron ka lang 300 peso. Okay? And then, yung pangalawa, ito po yung tinatawag nitong nating log-in, log-out rewards. Okay? So, isang araw, meron po kayong 4 beses na pwedeng mag-log-in at mag-log-out. Sa isang araw, potential po, 200 peso. Okay? Sa 6 days, 1,200 peso. Tatandaan po natin, wala pa po tayong ini-invite dyan. Ang ginawa lang po natin is, nag-sign up tayo, plus meron tayong log-in and log-out within 6 days, biruin mo pala, 1,500 kaagad po yung kita natin. Okay, so log-in, log-out pa lang po yan. Okay, so wala pa, hindi pa po kayo nag-i-invite po dyan, wala pa kayong re-recruit. Okay, nag-sign up lang po kayo at nag-log-in, log-out, meron na pa kayong 1,500. Okay, ganun kaganda po yung Facebook. Okay, so pangatlo, meron po tayong tinatawag nilang leveling, 400 pesos up to the 10th level. Mamaya po, ipapaliwanag ko ng detalyado po yan. Pang-apat, meron po tayong tinatawag nilang direct referral reward. Every time na meron kang nai-introduce sa company at bumili,
ng package. Meron po tayong 100 peso. Okay, lahat po yan papaliwanag ko mamaya. Panglima po, meron po tayong tinatawag nilang pay ring bonus or meron po tayong binary bonus. Alright, so 100 pesos din po yan. Pang-anim po, meron po tayong tinatawag nilang top trending post. Ano ba yung top trending post? Ito po yung sabi ko kanina doon sa social media, yung post mo nag-viral doon mismo sa community, meron po kayong mare-receive na amount. Yung na-receive nung last few days, meron pong 20,000 po yung top 1. 20,000 po. Nag-post lang siya, nagustuhan ng tao. Okay, 20,000. At yung 9 na person, tag na 9,000 po sila. So, yun po yung meron kay Facebook. Okay? So, ngayon guys, ipapaliwanag ko ng maayos yung kitaan. Okay? So, ang kapital po natin, ito po yung kapital. Sabi nila, may kapital ba yan? Meron po. Meron po tayong 1,000 pesos lang sa isang account na kapital. Biruin mo ha. Okay? 1,000 yung puhunan mo, pero dito, nag-sign up ka lang, plus meron kang nag-login, log-out ka, 1,500. Di ba? 1,000 lang puhunan, bawi ka agad. Tama? So, ang maganda po dyan, okay, ang sa 6 days income mo, wala ka pang iniginawa, meron kang 1,500. 1,000 lang yung puhunan mo. Alright? So, tuloy natin. Okay, so ito na po yung presentation para makita nyo kung paano ba kumikita. Halimbawa, ikaw ito. This is you. Okay, so dalawa ho, mahahati po yung grupo dito. Meron po tayong tinatawag nilang left at meron tayong right. So, dalawa lang po yan. So, isang left at saka isang right. Okay? So, halimbawa, meron kang inintroduce na gustuhan yung negosyo. Okay, sabihin na natin ito ICB. ICA, okay? Kapag na-introduce mo at bumili or nagkapital siya ng 1,000, meron kang 100 pesos. Yan po yung tinatawag nilang direct referral. So, meron kang 100 pesos na direct referral. Okay? So, hindi ka nahinto. Kumuha ka ulit ng isa. Okay? Yan. At inilagay natin sa right naman. Okay? Sabihin na natin ang pangalan niya si B. Meron ka ulit additional 100 pesos direct referral bonus. Okay, dahil dito, meron tayong left at merong right team. Okay? Nakita ng company, merong isang left, isang right. Okay? Meron tayong tinatawag nilang pairing bonus or binary bonus, which is magkano po? Meron po tayong 100 pesos. So, 100 pesos plus 100 pesos plus 100 pesos, meron ka ng 300 pesos. Ito pa po ang maganda. Okay? So, meron tayong tinatawag nilang leveling kanina na 400 pesos sa leveling bonus. So, ito po ay first level natin. Okay? So, ito yung pinaka first level. Meron tayong additional 400 pesos. Biruin mo, dalawang tao ang nakuha mo, meron kang magkano? 400 plus 100 plus 100 plus 100. Meron ka pong 700 pesos na maidadagdag na po sa login at saka sign up bonus mo. Alright? Ito po yung maganda dyan. Halimbawa, ito, okay, na-introduce mo. Anong ginawa nila? Ang gagawin lang dito, this is a copy business, kokopyahin lang kung ano yung ginawa mo. Sila naman ang kumuha ngayon. Kumuha rin siya ng A niya at kumuha rin siya ng B niya. So, siya, kumita rin ng katulad mo. Kumita siya ng 700. Tama? Kumita siya ng 700. Okay? So, maganda dyan, ginaya ka rin ni B. Kumuha rin siya ng isang left niya at saka isang right niya. Siya ay kumita rin. Kung si B, kung magkano yung kinita mo, yun din ang kikitain niya. 700 din yung kinita niya. Ito yung maganda. Okay? Ito si A at saka si B, di ba sila yung kakilala mo? Tapos kumuha sila ng kakilala nila. Ang nag-recruit na dito, hindi na ikaw. Tama? Sila na ang nag-recruit. Ito yung maganda. Ito ay second level muna. Okay? Meron kang 200 pesos sa pairing. 1, 2, na 100, di ba? 200. Plus, ito po ay second level muna. Ito ay second level, may additional 400 pesos ka. So, ibig sabihin, meron kang 600 pesos effort ni member. Di ba maganda? Sila yung nag-effort at sila yung may kakilala, sila kumita rin. At ang maganda dyan, dahil second level mo, meron kang additional 600 pesos. Okay? Ito pa maganda. Ito niya naman, kumuha rin, kakilala niya. At kumuha rin, ginaya ka lang. This is copy business. Ginaya ka niya rin at ginaya ka niya. So, ginaya ka niya rin. Okay?
Gaya-gaya lang dito, guys. Okay? Ikaw, itong mga to, hindi na itong mga to, hindi na ikaw, pero mayroon ka pa rin kita na additional na 800 pesos. 'Di ba? Maganda. Paano nakuha yung 800? Pairing apat na 100, di 400 plus yung level na 400, kaya 800 pesos. All right? So sabihin na natin, halimbawa dito, walo na diyan. Siya lang gaya-gaya lang din. So kumuha siya, walo din. So meron kang 800 na pairing plus 400 na leveling. So meron ka ulit 1,200 pesos na hindi na ikaw mismo. E paano kumuha ng 16? Okay? 16 din. Halimbawa, ganun din ang ginawa nila. So meron kang 1,600 sa pairing plus 400 na leveling. Meron kang 2,000 pesos. Okay, down the line. Ginaya ka ulit. Kumuha sila ng tigda dalawa din at kinapi lang yung ginawa mo. Okay, 3 to na pairing plus 400. So, meron kang 3,600. Dito, 64. Okay, so 4,000. Bakit 4,000? Eh, dapat 64. Hindi. May limit po tayo na 40 pairs lang po sa isang araw. Maximum. Meron po tayong safety net para safe yung company. So, 400 pesos, di meron kang 4,400 pesos. Up to the tenth. Kasi first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, up to the tenth level, meron po kayong mare-receive na 400 peso na leveling bonus. So, ganun po kaganda yung marketing plan or compensation plan po ng Facebook. Alright? So, potential earnings ng ating one account is 4,000 pesos per day. Okay, so kung one account, so ang puhunan niya 1,000, 4,000 per day ang potential, 28,000 per week or 120,000 per month. Kung ang pinili mo naman ay 3 accounts or tatlong business account, okay, so 12,000 ang potential niya per day, 84,000 per week at 360,000 per month. Okay, kung 7 accounts ka naman ay 28,000 per week, 196,000 per week, 28,000 per day, 196,000 per week at 840,000 per month kung ikaw ay 7 accounts. Kung ikaw naman ay 15 accounts, so hanggang 15 accounts lang po tayo. Okay? 60,000 per day, 420,000 per week. Okay, potential naman 1.8 million per month. Okay? So mamimili po kayo kung ano yung gusto nyong account o saan yung pasok sa yung budget. Okay? So, kung one account ka, ang income mo in 6 days is 1,500. Kung ikaw 3 accounts, ang income mo in 6 days, 2,000. Kung ikaw 7 accounts, ang income mo in 6 days, 3,600 pesos kaagad. Okay? At kung account mo ay 15 accounts, in 6 days, wala ka pang ginawa, meron kang income na 7,600. Lagpas pa sa kalahati ka agad yung puhunan mo. Saan ka nakakita? Imagine mo, saan ka nakakita ng business na ganyan? 6 days pa lang, bawi mo na yung kalahati ng puhunan mo. Okay? So, ang most recommended ko ha, for me, okay, mag 7 accounts ka or 15 accounts kasi meron ka ng kita agad. Pwede mo na ipakita sa mga nagtatanong kung may kita sa'yo. May kita ba dyan o wala? So, ang kinuha ko guys, 7 accounts noong una, then nag-upgrade ako ng 15. Kaya ang accounts ko ay 15 accounts na. Right? So, pang-apat na tanong, paano ba mawi-withdraw yung kita ko sa Facebook? Number one, bank transfer sa BDO account or savings account at saka cash card. Napakabilis guys. Kung nag-encash ka today, bukas meron na yan. Okay, so ako nag-encash ako Thursday, Friday na receive ko na yung 19,000. Okay? Or remittance payout, Cebuana, Lulier or Palawan, okay, 100 persons per day. Okay, meron na inaallow na nila. Before kasi hindi pa, kaya updated na to. So 100 persons per day at minimum of 5,000 at saka within a week, isang beses pwede kang mag-encash. At syempre yung OFW payout para sa mga kababayan natin ng mga OFW na gustong mag-payout. So meron na rin po tayo. I-check na lang po sa dashboard yan. Alright?
At every payout is subject to 5% deduction. Kasi sa ibang company, 10% po yan. Good news po, sa Facebook, 5% lang po. Right? So, thank you guys and God bless sa panonood sa video na to. Okay? So, if you have more questions, check my information down below to this video at mag-sign up ka at i-click mo yung may refer ang aking referral link or yung nag-share ng sa video, yung nag-share sa iyo ng video na to, pwede mo rin siyang i-contact yung tao na yon. Okay? So, yun lang ang aking may share. Once again, this is Mark. This is Pinoy Influencers YouTube channel. Okay? So, sana guys, take action at mag-start na tayo mag-business online. See you guys on my next video.